Guys, may tanong ako. Ikaw, ano ba ang ginagawa mo ngayon? Kung ano ang ginagawa at pinagkakaabalahan mo, napakalaking impact niyan or pagbabago sa iyong buhay. Kung masipag ka, matyaga ka, matibay ka sa buhay, gaganda at magbabago ang buhay mo. Kung negative ka palagi mag-isip, magiging negatibo rin ang action ng katawan mo at yung mga iniisip mo. Kung positibo ka mag-isip, positibo din ang action ng katawan at ng isip mo. Kaya dapat piliin natin ang maging positive. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, halika at makinig ka. Napaka-importante ng mga sasabihin ko. At lalo na yung number 4. So, let's go started. Number 1, breaking limiting beliefs. Alam mo ba yung limiting beliefs na tinatawag? Ito yung mga naipasa sa atin ng mga magulang natin, mga nakakasalamuha, nakakausap natin sa araw-araw, kaibigan, kapatid, o kung saang lugar ka man lumaki. Naipasa sa atin ang mga limiting beliefs, yung mga kasabihan na halimbawa, hindi mo kaya yan. Ako nga dati nag-try. Yung kapatid mo nag-try din yan pero hindi niya kinaya. So, yun ang limiting beliefs. Parang pinipigilan ka. Kailangan baguhin mo ang maling paniniwala na yan. Dapat ganito ang gawin mo. Always say you can. Kaya mong pagandahin ang buhay mo. Kaya mong matupad ang mga goal na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya mong mabuhay ng masaya. At makakaya mo ring lampasan ang lahat ng problema at pagsubok sa iyong buhay. Number 2, self-acceptance. Napakaganda nito, guys. Ang pagtanggap sa iyong sarili ay susi para hindi ka magkaroon ng insecurity sa ibang taong nakakasalamuha mo. Matututo kang tanggapin ang kahinaan mo at kalakasan mo para matuto ka ring maging mas matatag sa buhay at may iwasan mo ang masamang inggit sa iba. Kapag tanggap mo ang iyong sarili, hindi mo na kailangang ikumpara ang iyong sarili sa iba. At ito ay may magandang positibong epekto sa iyong sarili. So guys, yan, tatandaan nyo ha, self-acceptance. Huwag mainggit sa iba. Makontento ka kung ano ang meron sa'yo at mas mag-improve ka, mas matuto ka sa iyong sarili. Number 3, accept failure. Tandaan mo, ang failure is a life's greatest teacher. Kasama ito sa ingredients ng ating buhay, kumbaga sangkap yan. Mas maraming pagkabigo, mas marami kang matututunan sa iyong sarili. Ang pagtanggap sa kabiguan ay hindi nangangahulugan ng kalungkutan or galit sa iyong sarili. Ito ay isang sign na dapat magkaroon ka ng malasakit sa iyong sarili, mas pagbutihan, mas pag-igihan sa laro ng buhay. At huwag matakot sumubok hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mong marating sa iyong buhay. Don't give up. Number 4, shift mindset. Your thinking can help you become present and fearless. Ibig sabihin, paano mo babaguhin ang iyong isipan depende sa isang sitwasyon. Halimbawa, naabutan ka ng malakas na ulan sa labas, tapos wala kang payong, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Sa halip na mainis at mainip, dapat try mo naman i-enjoy yung ulan
O di ba? Ganun mo babaguhin yung isipan mo sa isang negatibo papunta sa positibong pag-iisip. Halimbawa, feeling mo naka-stuck ka sa bahay, kapag gumana yung shift mindset mo, may isip mo na, wow, ang sarap pala dito sa bahay, kasama ang buong family. Kumbaga parang bumabawi ka lang sa kanila dahil sa mga mahabang panahon na hindi mo sila kasama noon dahil busy ka sa trabaho. Isa pang halimbawa ng shift mindset para mas lubos mong maunawaan. Halimbawa, wala kang makain. Pwede mo namang isipin na nagda-diet ka lang kaya wala kang makain. E di sa susunod, pag meron, kumain ka ng marami ulit. Number 5, self-confidence. Naniniwala ako, kapag mayroon kang tiwala sa iyong sarili, ang mga actions mo, yung mga kilos mo ay positibo at magagawa mo ng tama ang iyong mga gawain. Masaya ka at mahalaga ang pagtitiwala sa sarili dahil nagbibigay ito ng lakas ng loob at pag-unlad sa iyong sarili. Yan, tandaan nyo yan guys lahat. Napaka-importante niyan. Number 6, achieving goal. Maglaan ka ng oras at panahon sa iyong goal. Halimbawa, kung ang goal mo ay pumayat, mag-exercise ka at kumain ng mga healthy foods, mga healthy diet foods. Isa pang halimbawa, kung goal mo ang yumaman, kung gusto mo talaga, dapat aralin mo yung mga ginagawa ng mga mayayaman. Pumunta ka sa mga pinupuntahan ng mayayaman, makipagkaibigan ka sa mga mayayaman kung yun ang goal mo. Number 7, inspiring others. Maging masaya ka sa tagumpay ng iba. Kung nakikita mong maganda ang nangyayari sa buhay nila, maging masaya ka at gawin silang inspirasyon para sila ay tularan. Huwag mo silang hihilahin pababa. 7 steps para baguhin ang iyong buhay. Number 1, limiting beliefs. Number 2, self-acceptance. 3, accept failure. 4, shift mindset. 5, self-confidence. 6, achieving goals. 7, inspiring others. Kung may natutunan po kayo sa video na ito, please don't forget to like and subscribe. Pakishare na rin sa mga kaibigan nyo na gustong mabago ang kanilang buhay. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you!